Sabay-sabayang may humigit kumulang 3,000 Pilipino na narito sa Finland nagtatrabaho. Pero sa hilagang bahagi nito, sa syudad na kung tawagin nila Sariselka, dadalawa ang Pinoy, ang magkapatid na sina Rhea at Bubbles, tubong Bulacan. Kamusta ba kayo mga day? Ano kayo napunta rito? Bali, siya po yung nauna dito. And then, after a year, na-recommend niya ako sa boss niya na mag-work din dito. Anong trabaho niyo rito, Rhea? Cleaning po. Sa iglo po. Sa cabin. Paano ka napunta rito? Meron po kasi kaming kasama sa trabaho. Nagtrabaho siya dito, tapos nagustuhan siya ni Lolo yung trabaho niya, tapos nagpunta si Lolo sa Pinas. Lolo yung may-ari? Tinatawag po namin siya Lolo. Punta po si Lolo sa Pinas, nag-interview siya ng mga Pinoy, tapos napunta na po kami dito. So na-recruit ka mismo from the Philippines? Lang. Dati raw masahista sa Pilipinas si Rhea, pero dahil kailangan niyang palakihin ang 14-anyos na niya ngayong anak na si RJ, naisipan niyang makipagsapalaran dito. Kamusta naging trabaho mo rito? Okay naman po. Malungkot kasi malamig. Ilang taon ka na rito? 4 years na po. Matapos ang ilang taon, noong 2014, sinundan siya rito ng nakababata niyang kapatid na si Bubbles. Ang kanyang kinikita rito, pampaaral daw sa kanyang unika iha na si Almira, 6 na taong gulang. Kamusta naman ang pakikitungo nila sa inyo? Friendly rin naman po sila. Sobrang ano po, napaka-fair po talaga nila. Kahit yung mga Finnish people po, talagang hindi mo mararamdaman yung discrimination. Magandang lugar pala itong pagtrabahuhan, yun nga lang maginaw, no? Opo, maginaw. Tapos, yun nga, malamig na tapos malayo ka sa pamilya mo. Naku, edi-miss na miss nyo na yung pamilya nyo. Opo. Hindi raw madali at masayang mapadpad dito. Lalo't napakalamig at medyo malungkot. Paano nyo na aaliw yung sarili nyo? Snowboarding po. Snowboarding? Marunong kayong gumagalon, yung dumadausdos? Opo. Na para ka naka-skateboard? Opo, yun po. Kasama ko po yung mga friends ko minsan. Mm-hmm. So kapag day off po, yung ginagawa po namin. Ikaw, Rhea, anong mga pang-aliw mo sa sarili mo? Minsan po nag-ice fishing pag may mga kaibigan. Anong klaseng isda na kukuha mo? Nung nakaraan taon, trout po. Paano kayo nasanay sa lamig dito? Sana, tapos roll ka sa snow. Mm-hmm. Tapos back to sauna again, parang sauna 5 times. Sauna ice pool. Hindi kayo pwedeng mag-away na magkapatid dahil kayo na lang pala magkakampi dito. Nag-away po kami. Hindi naman po, tampuhan lang po. Minsan po pag hindi masarap yung luto niya eh. Siya po kasi taga-luto, ako taga-hugas. Ako taga-luto. So anong kinakain niyo? Pinoy food? May iba po kami panigang. So, isang maleta bago kami umalis. May dala siya mga pagkain. Puro pagkain na yung dala ko. Pero nakaka-chat niyo naman mga magulang niyo sa atin. Opo. Oh. Nakakalungkot lang kasi sa tuwing tumatawag ako. So, palaging tinatanong niya kung kailan daw ako uuwi. Ang hirap, no? Pagka may naiwan kang anak. Opo. Paano tapos Pasko? Mahirap yung mag-explain ka sa kanya kung paano ka aalis. Ano sinasabi mo? So, sabi ko lang sa kanya, baby, kasi kailangan ni mami magtrabaho para may pambayad tayo sa school, may pambili ka ng notebook mo, ng bag mo. 4 years ka na baling nawalay sa kanya? Pagkapanganak ko pa lang po sa kanya, so 2 months. Mm-hmm. Nagtrabaho na po kaagad. Tapos yun po, parang lumaki po siya sa nanay ko. Mm-hmm. Hindi po siya lumaki sa akin. So parang yun yung nami-miss ko kasi yung paglaki niya, hindi ko nasusubaybayan. Ngayong Pasko, hindi kayo makakauwi? Hindi po, kasi hindi busy po eh. Paanong Pasko? Luto siya ng pansit. Last Christmas, wala po. Kumain lang po kami kasama ng mga kaibigan naming Asian din, European, ganun. Nag-iiyakan kayo pag Pasko? Parang kahit during at work, parang punta ka lang saglit sa back of the kitchen. Tapos medyo iyak ng konti and then back to work na kaagad. Family namin sa Philippines, miss na namin kayo, so sana dumating yung Pasko na magiging magkasama rin tayo. Baby, I love you. Jay, alam mo naman, kaya nandito si Mama para sa'yo. Tsaka sa pamilya ko, magmahalan kayo. Merry Christmas and Happy New Year. Ayun. Mahal na mahal namin kayo, tsaka miss na namin kayo. Salamat. Masaya kasi may nakausap kami ng Pinoy. salamat. Thank you po. Ang mga pamilya ni Rhea at Bubbles,
binisita ng aming team sa San Jose del Monte sa Bulacan. Ang anak ni Rhea na si RJ, katatapos lang magdiwang ng kanyang birthday. Kahit sanay na raw siyang malayo sa kanyang ina, miss na miss niya pa rin ito. Huwag ka magtrabaho ng mabuti dyan ma, kasi baka magkasakit ka. Uwi ka na agad. Love you, ma. Ang anak naman ni Bubbles na si Almira, ganun din, laging hinahanap ang kanyang mommy. Mag-ingat ka. Alaga ang sarili mo. Kasi miss ko na siya. Ang hindi alam ni na RJ at Almira, may dala kaming pamasko mula sa Finland galing sa kanilang mga ina. Ma, thank you po sa padala, ma. Samantala, dahil hindi makakauwi ng Pilipinas sina Ray at Bubbles ngayong Pasko, may bit-bit din kaming sorpresa para sa kanila. Pansit! Walang ganito sa Finland. Talaga kinain mo na. Tama na. Ang isang buwan pa to. Maraming salamat sa padala. At least makakakain na kami ng mga Filipino food na wala sa Finland. Ingat kayo dyan, ha? Huwag niyo pabayaan ang sarili niyo. Kayo-kayo lang dyan. Pagtulungan lang kayo, huwag niyo kami intindihin dito. Samantala, sa hilagang bahagi naman ng Norway, sa lugar na kung tawagin nila, Kirkenes, meron ding Pilipinong sumalubong sa amin, si Jess Ford. May nilagay pa si Jess. Mabuhay, maligayang pagdating. Kamusta? Kamusta po? Kamusta? Gano'n ka nakatagal dito sa Norway? Magsi-6 years na po. Pero ang layo nito ha, Kirkenes ha. Paano ka napadpad dito? Eh, may mga kamag-anak po dito na nakatira. Kamusta naman ang trabaho dito? Okay naman po, masaya. Ah, talaga? Hindi malungkot dito? Para malungkot hindi eh. Hindi naman po. Pag winter lang, dahil sa lamig tsaka dun sa dilim, kasi pag December na, 24 hours na yung dilim natin. Anong trabaho mo dito sa hotel? Receptionist po dito, pero extra work ko lang. May iba ka pang trabaho? Ilan? Nurse po talaga ako. So double jobs ka? Opo, para maiba lang din. Di-rich ka na? Hindi naman po. O, taga saan ka ba sa atin? Isabela po. Ay, Ilocano ka pala Ilocano. O, baka may gusto kang sabihin sa mga kababayan mo. Na yung bag nga aldaw yung amin, apo. Ngayong Pasko, marami tayong mga kababayan malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Katulad ni Cristel, na umalis ngayong araw ding ito patungong Riyadh para doon magtrabaho bilang nurse. Ang hirap explain kasi hindi nila maintindihan na minsan gusto mong alagaan ang anak mo pero hindi pwede kasi iba'y inaalagaan mo. Yung ganong struggle. Anak, mahal na mahal kita. Kahit gano'ng kahirap, kaya natin to. Ginagawa ko naman to lahat para sa'yo. Huwag ka magtatampo, ha? Kung aalis si Mami, kasi babalik din naman ako eh. Humigit kumulang 6,000 piso lang daw kasi ang kinikita niya rito sa Pilipinas. Bilang nurse din, kaya siya nagpasyang mag-abroad. Kahit pa, hindi raw naging maganda ang mga nauna niyang karanasan. Struggle ng pagiging nurse sobra kasi alam mo, na-try ko mag-apply sa ospital tapos walang tatanggap sa'yo kasi puno na daw sila ng volunteer. Siyempre hindi ka pwede pang hinaan doon kasi gusto mo eh. So, nag-training sa ako. Sabi ko na lang kay Lord, sabi ko, Lord, may dahilan siguro lahat ng hirap na to. Noon lamang Biyernes, in advance na ng kanyang pamilya ang kanilang surprise Noche Buena para kay Cristel. Hindi lang naman natatapos sa isang araw yung Pasko, everyday naman yun. Kaya, i-enjoy ko na lang ang moment with my son. Kahit narito pa siya, sumulat na sila sa kanya ng liham, pati na ng Christmas card. Gumawa rin sila ng artwork. Maya-maya pa, eto na ang kanilang surprise! Mommy, I miss you. I love you. Take care. God bless you. Love. Prince. Love you na. Basta mahal na mahal ka namin, ha, anak. Ingat ka lagi. Palagi ka magdadasal. I kiss ko siya. And I hug ko siya.
talaga napaka-sweet nilang mag-ina. Kaya sabi ko maghihiwalay sila, magkaroon ng separation anxiety. Inainis, pinag-pray ko sana na huwag sana. Pero kani-kanina lang po, nung inihatid si Christel ng kanyang pamilya. Iniisip ko na lang babalik ako next year. For ano naman to, para sa kanila naman. Talaga, mabigat sa dikit, yung nararamdaman ko. Abroad, salitang masarap pakinggan. Pero para sa mga pamilyang magpapaskong magkakahiwalay, pangungulila. Pero ika nga nila, Christmas is in the heart. Nasaan man po kayong sulok ng daigdig, damhin ang init at pagmamahal ng Paskong Pilipino.